Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Ay, naunahan tayo ng ulan. Magbablog sana ako sa garden. Pero sabi sa weather forecast, mga 5 o'clock, titigil din yan. So, hintay-hintayin ko kasi magpo-propagate tayo ngayon. Okay, mamaya, hintayin natin magtigil ang ulan. Umuulan. Hi guys, kahapon napanood nyo diba, trinim ko tong anong pangalan nito, crepe martel. Since marami akong pinutol dyan, papakita ko sa inyo kung paano magpropagate nito, okay? Okay guys, ewan ko kung nakikita nyo, puputol ako ng mahaba para yung dulo magamit ko ng mag-refresh flower arrangement ako. Putulin ko na mahaba. Yung iba ko kunin ko sa labas. Okay? Putulin ko na yung iba. Gamitin natin sa flower arrangement. Dapat yung medyo matigas-tigas na para tapos na kasi, namulaklak na to eh. Nasa labas ang meron. Anyway, tutulong na rin natin yung iba gagawin kong flower arrangement. Okay. Gusto ko yung yung hinahanap ko yung ganito oh. Yung straight yung sanga niya. Para pag tinanim mo siya maganda yun. Para pag tinanim mo siya maganda ang tubo. Straight din siya. Where are you? Okay, dito. Matigas. Ito. Okay, pupunta ako sa labas. Kukuha ako ng bulaklak sa labas. Okay guys, ipapakita ko sa inyo ang two ways of propagation ng crepe martel. Sabi ko nga kahapon, di ba, nagputol ako ng ganito. So yung iba, tinabi ko, pinutol ko na at binabad ko sa tubig. Yung iba hindi nakita na nagputol ako, kaya nagputol pa rin ako. But anyway, gagawa tayo ng propagation nito. Madali lang ito mag-propagate ng ganito. Dami lamok! Okay, piliin natin yung, ito oh, ganda dito. Matigas na yung ano niya. Ewan ko kung nakikita nyo guys. Yung unang gagamitin natin is sand o buhangin. Walang halo. Purong buhangin. Ewan ko nakikita ba ako. May lamok. Okay, lalagyan lang natin ng buhangin.
Gawa na tayo ng dalawa. Tatanim ako ng dalawa. Papakita lang ako ng ilang ano sa inyo. Bago umulan. Umulan kanina eh. Tapos tumigil. Mukhang uulan na naman. Okay. Now, bago natin gamitin ang gunting, punasan nyo ng alcohol. May lamok. Kasi umulan kanina, naglalabasan ng lamok. Ewan ko, nakikita ba ako? Okay. Gagawin lang natin. Puputulin natin yung dulo. Puputulin natin yung dulo. Eto, pwede itong mga, pwede itong magawa dalawa. So, eto, may nude siya, oh. Puputulin natin dun sa below the nude. Tapos, okay, hindi na lang ako, guys, magpapakita kasi ang hirap, ang baba ng lamesa ko. Okay, so, nailagay ko na yung, ano, yung buhangin. Sabi ko nga, pag magpo-propagate kayo ng ganito, huwag nyong hihilahin yung dahon ng sana nga ba? Kumari, nagtutol tayo ng dahon. Huwag nyong hihilahin pag ganun ng dahon ng pag-anon dahil para hindi ma-expose yung skin dahil pag hinila nyo ng ganun, magkakasugat yung ano niya, diba? Pag hinila mo ng ganyan, magkakasugat siya. Kaya doon minsan nagkakaroon ng ano, pag pinasukan siya ng bakterya, mabubulok siya o ano. So pag nagpo-propagate nito, puputulin nyo ng gunting ang ingay ng mga aso, ganon, putol ng gunting ganyan para di hinahihila yung ano yan. Putulin natin ng gunting kahit mag-iwan kayo ng mga tatlo, apat, dalawa dahon. Tapos yung isa ganyan din. Diyan na naman yung kaibigan ko. Tahol ng tahol. Ipigitan nyo, guys. O, ayan. Ayan. Kita nyo? So, naputol na. So, simple lang. Tusok nyo lang sa buhangin ng ganyan. Tusok nyo lang na ganon. Tapos, tubigan. Tingnan mo, ang dali mag-absorb ng buhangin. Oh. Yung tubig. Tapos lalagay nyo lang sa shaded area. Lagay nyo lang sa shaded area. Hindi nyo na dapat takpan to ng cellophane o ano. Ganyan lang. Lagay nyo lang sa shaded area. Paka, ano nyo. Paka dilig. Okay. Yung pangalawa. Okay. Yung pangalawa, ganun din. Ang gamit lang natin ngayon, instead na buhangin, is regular potting sand, potting soil. Tapos, nagpili ako ng ano, straight yung ano, yung stem kasi para pag tumubo siya, duro-diretso rin ang tubo. So puputulin ko yung mga nasa side. Putulin ko yung mga nasa side. Pinunasan ko na yan ng alcohol, ha. Tulin ko ng ganyan. Maganda yung ganyan, yung diretso ang ano. Tapos putulin natin yung dulo. Nasa sa inyo kung gusto nyo 6 to 10 inches ang haba. Pero ako mas gusto ko mahaba. Para pag nagkaugat siya, mahaba na yung ano. Tapos puputulin nyo ulit yung ganon, yung dahon. Sabi ko nga, huwag nyo hihilahin para hindi magkasugat yung ano, yung stem niya. Ganon. Tanggalan nyo lang ng dahon. Tanggalan nyo ng dahon. Gawa tayo siguro. Mga dalawa o tatlong ganyan. Tatlong paso. Kasi marami na akong binabad na ganito kagabi sa tubig. Tatanim ko na lang. May oras pa itanim ko. Ilinagay ko muna sa tubig para hindi siya malanta.
Pero nag-try ako nito yung matigas na yung sanga niya. Nakapatubo ako nito, binabad ko lang sa tubig. Umugat sa tubig. Okay. O, ganun lang. Ganun lang. Yung iba, pwede mong, yung iba, kinakat na dito. Kinakat na nila dito, 45 degrees angle. Ako hindi na. Basta pag ganito, tinutuso ko na lang. Ganyan. Tuso ko lang sa potting soil. Ganyan. Ganyan. O, ganun lang. Tapos, dinigan. Pakatapos, tapos ilagay mo sa shaded area hanggang magkaugat, tapos i-update ko ito sa inyo pag nagkaugat. Sige, gagawa pa tayo ng ilang piraso, tapos yung mga natira na bulaklak, gagawin, papakita ko sa inyo, gagawin natin fresh flower arrangement. Ang inyo ng aso. Pag nakita ko niyang aso na yan, lalabas. So, ayan. Matigas na rin yung ano niya, yung stem niya. At saka maganda kasi, maganda kasi unat siya. So, puputulin ulit natin yung excess na sanga niya. Kikita nyo, guys. Hindi ko na pinakita ang mukha ko kasi alanganin yung ano eh. Pag whole body, hindi na makikita yung ginagawa ko kasi mababa yung yung lamesa. Okay? Putulin nyo yung mga dahon. Nang gunting ha, huwag gihilahin. Huwag gihilahin kasi masusugat. Masusugat yung ano, yung sanga. Putulin lang yung ganyan. Kung tutusin, pwede natin ito dalawahin. Pero sabi ko nga, mas gusto ko ang pwede rin. Bawasan ko dito sa dulo. Tapos, tutusok lang natin. Ganyan. Tapos, diligan. Ewan ko kung nakikita niyo yung ginagawa ko. Diligan. Ayan na. Ayan na. Ganyan lang. Tapos, yung ano, yung natira ng mga bulaklak, papakita ko sa inyo, gagawin kong ano, kasayang naman, gagawin kong fresh flower arrangement. Okay? Okay guys, gagawin ko na yung mga naiwan na bulaklak. Gagawin natin flower arrangement, fresh flower arrangement. Hindi na siguro ako magsasalita kasi hindi ko yan ma-edit, hindi ko matatanggal gawa ng itong mga aso, ang ingay. Okay, sige, gagawa tayo ng flower fresh arrangement. Sayang naman. Di ko maalala kung anong vlog yung pinakita ko to sa inyo. Naalala nyo yung different colors ng flowers ng crepe martel. May nagtanong sa akin kung ito daw halaman ay originally dito sa Amerika. Hindi po ate, hindi. Itong crepe martel is originally from China and Korea. From China and Korea to. Meron ganito sa atin. Meron ako nito sa Bicol. Dalawang tanim kong ganitong puno sa Bicol. Tumutubo to kasi gusto nito ano eh. Gusto rin nito mainit na ano eh. Mainit na lugar. Dito sa Amerika, nag-winter time. Pag winter,
na ano lang siya, nalalanta lang dahon niya, pero bumabalik din siya pag ano, spring, pag ano, bumabalik din siya. So, gagawin natin. So, sabi ko nga, originally from Korea and China to. Kinatawag nga lang to ng Lilac of the South. Lilac of the South. Oo, Lilac of the South. Dito sa States, very popular to, especially sa mga ano, sa southern part ng Amerika, kasi ito yung first choice na ginagamit nila pang landscaping. Gawa ng ganda talaga pag namumulaklak to, ang tagal bago mawala ang ano niya, ang bulaklak niya. Ito na guys, papasok na ako, lakas ng ulan. Ito, okay na yan, tapos na. Takot ako, lakas ng ulan, kumikidlat. Okay, thanks for watching.